Good day! Are we digitally ready? This is a question that teachers and learners are probably asking right now. With the advent of DepEd's Digital Rights Program, the Open Educational Resources, or OER, was woven together and finally realized. This project prioritizes the necessity to enhance the digital literacy skills of every teacher and learner in the country. Our OER mission is to connect the disconnected. OER is indeed an innovative initiative with a lofty aim to get disconnected schools and last mile schools connected through ICT even without an internet connection. It is designed to cater to the need of these schools for interactivity, digitalization, and delivery of 21st century skills that will ensure that every learner is future ready. Join us in another training workshop and learn more about Open Educational Resources, whose primary purpose is to provide support and assistance to learners and teachers in this rapid advancement of technology. Our goal is to build and strengthen the capabilities of public and private teachers, school heads, and supervisors by teaching you to create and design interactive, localized, and contextualized instructional materials for teaching using basic, advanced, and proficiency software and tools. Surely, this will be another exciting and engaging webinar training workshop. Together, let's all rise amidst this crisis. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong, ito kalidad! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Yan! Hello, everyone! Yan. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang buhay sa patuloy ng mga nanonood sa atin sa Facebook at YouTube channel ng DepEd Philippines, DepEd EdTech Unit, YouTube channel ng DepEd TV at sa iba pang social media platforms ng DepEd. Muli po, magandang buhay! Hello muli! Share screen. Okay, I would like to share my screen po sa inyo. Yan. Hello muli sa mga mag-aaral, lalong-lalo na sa mga grade 7 students, sa mga magulang na sumusubaybay at gumagabay sa kanilang mga anak sa kanilang mga pag-aaral, sa mga kapwa ko guro na patuloy na naghihikayat at sa lahat ng kababaihan, maging sa mga kalalakihan na nanonood, sabay-sabay nating tuklasin ang halaga ng bawat isa sa kasaysayan. Okay? Handa na ba kayo? Muli, ako si Tutor Alin. Kasama ninyo sa Talakayan. Okay? Shout out po. Hi po sa mga kay Kaina Ramos or Kate Ramos, Madeline Guzman Dupaya, Isa Espiritu Santo Cruz,
Joe Orquia, John Paul De La Sada Moreno, makikita natin na meron talaga mga supporters. Hi po sa school ko, Abuyad National High School, and SDO Rizal. Hello po, maraming salamat po sa mga pagkakataon na ganito. Okay. Tayo ngayon ay nasa ikatlong barkahan pero nasa ikalimang linggo. Sa pagtatapos ng online tutorial na ito, inaasahan na nasusuri ang karanasan at bahaging ginampanan ng mga kababaihan tungo sa pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pang-politika. So, ang pag-uusapan natin ngayon, it's all about us, mga kababaihan. Hello sa mga babae, sa lahat ng kababaihan at sa mga nanais maging babae. Yon. Hello din po kay Ma'am Ami Magpantay Salazar. Nel Leia, magandang hapon din. Yan. Okay. So sa ating, kamusta kaya kayo? Lahat, ang lahat ba ay handa na? Okay. So sana ang bawat isa ay matuto sa ating tatalakayin ngayon, lalong-lalo na sa pagpapahalaga. Okay? Ito ang ating layunin, natutukoy ang iba't ibang samahang pangkababaihan sa Timog at Kanlurang Asya. Ang ikalawa, napahalagahan ang mga naging kontribusyon ng kababaihan sa pagkakapantay-pantay sa pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pang-politika. So, ibig sabihin, talaga ang focus lang natin ay about sa mga kababaihan. Ano ba yung naging tinulong sa atin ng mga babae? O ano ba yung tinulong sa atin ng mga kababaihan para maging ganito tayo pati? Okay, hello po. Albert De La Cruz and Glory Dimasakat from Santo Niño National High School, Grade 7 Yellow. Hello po sa iyo, sa inyo, at sa inyong mga classmates at sa bawat mag-aaral. Okay. Sa ating pagpapatuloy, paano mo ba masasabi ang isang bansa ay demokratiko? Paano niya kaya masasabi? Okay, hello po, Ma'am Jessica. Maaari niyo ba kayo mag-comment? Paano niyo ba masasabi na ang bansa natin ay demokratiko? Meron ba makapagsasabi? Yan. Pagmalaya. Paano kaya masasabi na malaya? Ano kaya ang pamantayan na, ay paano natin masasabi na malaya tayo? May pagkakaisa. Yes. Malaya tayo kasi may kakayahan tayong magkaisa. May pagkakapantay-pantay. Yes. May malayang pagpapahayag. Okay. Talaga namang handa ang bawat isa sa pakikinig ngayon. Tama yan mga sinagot ninyo. Pagkakaisa, malayang pagpapahayag. At yan ang meron tayo ngayon. Diba? Kaya natin ipahayag kung ano yung ating mga saloobin. Yes. Pagpatas ang lahat ng sistema. May mga ipinaglalaban. Nakapagpapahayag ng malaya. Yes, very good. Albert De La Cruz and Tupe Santos. Ngayon, tignan natin. Okay, suriin natin ito. Tignan natin, ha? Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Yan. Ano kaya ang meron sa larawan? Wow! Freedom of Expressions po, English, Donna Mica Baldos, Trisha Casi Cortez, yan, si President Cory Quirino, yes, nandun siya, upper left, naka-yellow, sino pa kaya yung iba dyan? Kilala nyo ba sila? Sino-sino kaya sila? Yes, sila ay from AMI, mga babae, yan. Hello po, watching from Tomas Claudio Colleges, Morong Rizal. Hello po, mga babae. Ano kaya ang ginagawa ng mga babae iyan? Meron kaya silang ginagawa? Empowered women. Yun. Paano kaya natin masasabi na empowered women ang mga tao iyan? O ang mga kababaihan, ang mga babae iyan? Okay.
Hi, Bilin Diaz. Yes, yung nagbubuhat. The stronger, ano, yan. Yung mga nag-gym. From Glidel Di Masakat from Santo Niño National High School, G7 Pink. Kanina may yellow, ngayon naman ay pink. Okay, so let's continue. Ano ang nais patunayan ng larawan? Okay, John Francis Tarcelo. Yes, may classmate na si, yung isa kanina grade 7. Ano ang nais patunayan ng mga larawan? Dun sa pinakitang larawan kanina. Na ang mga babae ay, they are proving that what they have. Yes, very good. Kayang gawin ang mga panlalaking trabaho. Yes. Good afternoon po, Apple Hillary Aroma, watching from SNNHS. Ginagampanan ang ginagawa din ng mga lalaki. Yes. Kumbaga, makikita doon na kahit babae sila or lalaki sila, ay meron silang kakayahang gawin ang ginagawa rin ng mga kalalakihan. Kaya, may humabol na sagot, kaya ng mga babae ang kaya ng mga lalaki. Very good. Na kayang gawin ng mga babae, yes. Gender equality, ang lalalim ng mga sagot ninyo, ha? Kathleen Suarez Porto. Pantay, pantay. Okay, eto kaya. Tignan natin itong larawan na susunod, ha? Suriin muli. Same responsibility. Men or women. Okay. Maganda ba siya? Tignan nyo, ha? Ang ganda niya. Maaaring iyan ay lumang larawan, pero magpapakita ito ng kagandahan. Tama ba? Kaway-kaway sa lahat ng magaganda, ha? Okay. Watching from Caraga Region. Hello, Glee Margrina. Yan, Caraga. Layo, ha? Thank you for watching. Share mo din para sa lahat. Okay. Etong isa. Tignan natin isang larawan. Yan. Pasado ba siya sa inyong pamantayan? Sa pagpili ng maganda? Ha? Pasado kaya siya? Okay, tignan natin. Sino kaya siya? Sino kaya sila? Okay? Yung dalawang larawan na iyan ay si Mary Ann Bivan. Okay? She was considered as the ugliest woman in the world. Yan, siya daw ang pinakapangit na babae sa daigdig ng kanyang panahon. Bakit siya pumangit? Okay. Bianca May Lapu, Seven Sincerity, Russell Sadiego. Yan, pangit siya kung titignan. Pero, ginamit niya yan para tulungan ang kanyang mga anak. Nakuha niya ang itsurang yan dahil nagkasakit siya at the same time, hindi niya ikinahiya yon. Bagkus, ginamit niya yon para masuportahan ang kanyang mga anak, ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Yon. Katulad ng inyong mga nanay. Magaganda ang inyong mga nanay, pero ginagawa nila ang lahat ng paraan para kayo ay matulungan. Yes, Jamie Peco. Yan. Ang ating tatalakayin ngayon ay mga samahang pangkababaihan at mga kalagayang pamipunan sa Timog at Kanlurang Asya. Muli, salamat po sa SDO Negros Oriental para sa ating mga self-learning modules. Tuklasin natin. Para sa iyo, nararapat bang bigyan ng pantay na karapatan, pagtigil o pagkakataon ang mga kababaihan na maibahagi sa komunidad ang kanilang galing at lakas? Okay, titignan natin ha. Babalikan natin ang mga katanungan na yan. Denzi Angela Benedicto, nakita ng mga kababaihan sa Asia ang kahalagahan ng pag-oorganisa upang maisulong ang kanilang interes at marinig ang kanilang mga boses. Naririnig natin ang mga boses, pero Ira Capanas Castillo, Sagun Kim. Pero merong mga hindrances. Okay? Mula sa India, ang mga kilusang ito ay nakatulong sa kababaihan upang maisulong ang karapatan sa edukasyon. Ano? Let's pray for India po pala. Ayan. Ito yung mga ano organisasyon, Bharat Aslam sa pangungunan ni Keshab Chunder
Sen ng Bramo Samaj, Arya Mahila Samaj, pinangunahan ni Pandita Ramabay at Justice Red Granade, Barat Mahila Parishad, Anjuman Kawatin S. Islam, pinangunahan ni Amir Un Nisa. Sila yung mga nagpursige na dapat ang mga kababaihan din ay magkaroon ng karapatang makapag-aral. Yes. Princess Gwyneth Ebora. Sa India pa din, Women's Indian Association at National Council for Indian Women na nangangampanya sa mga mambabatas upang makapagdulot ng mga pagbabago sa pamumuhay ng karaniwang kababaihang Indian. Maaaring mataas ang pagtingin sa mga mayayaman, ngunit paano na lamang ang mga pangkaraniwang babaeng Indian? Yuan Aguba, Princess Gwyneth Ebora, Alison Sadsad. Next, All India Women's Conference na kung saan tinalakay ang mga issue sa paggawa, rekonstruksyon ng mga panayunan, opyo at batas ukol sa bata at maagang pagpapakasal. Sa kanila, normal ang maagang pagpapakasal ha, pero sa atin, iniiwasan. Yes? Bubuyan Integrated School po. O, yan. Hello po. Indian Factory Act. Ang mga unyon ng tela ay nangampanya laban sa child labor at binibigyang pansin ang hindi makatuwirang bilang ng oras ng pagtatrabaho ng mga kababaihan. So sa mga organisasyon na ito ay pinoproteksyonan ang mga bata laban sa child labor, sa maagang pag-aasawa at the same time at sa hindi makatuwirang overtime. Diba? Okay. All Indian Coordination Committee, binibigyang pansin ang mga issue tulad ng benepisyo sa pagbubuntis, pantay na sahod at mga pasilidad ng daycare. Si Sarajini Naidu, hinimok ang mga kababaihang gumawa at bumibili ng asin na huwag bayaran ang buwis bilang protesta sa pamahalaang English. Katulad din ito ng ginawa ni Mahatma Gandhi. Tahimik lang sila, di ba? Discreet lang ang pagkilos sila. Pero sinisigurado nila na maapektuhan ang pamahalaang English. Women's India Association. Nangampanya upang mabigyan ang mga kababaihan ng karapatang bumoto at naigawad ito noong 1950. So kung dadaanin natin sa maayos na paraan, ito ay naigagawad naman. Yun nga lang, dumadaan sa matagal na proseso pero for sure dadaan at makakamit natin ito. Yan. Factories Act, ipinagbawal ang pagtatrabaho ng kababaihan sa mga delikadong makinarya habang umaandar ang mga ito at nagbigay ito ng wastong pasilidad na pangkalinisan, daycare at compulsory maternity leave. Mines Act, nagtalaga ng hiwalay na palikuran para sa mga lalaki at babae. Hindu Marriage Act, ginawang legal ang diborsyo. Yan. Ang mga kilosang ito ay tinutulan ang mga karahasan sa tahanan at di makatarungang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kasi babae naman talaga ang nagpa-budget, diba? Okay. Ito ay ang kilusang Shahada, Shramik Sangatana, Self-Employed Women's Association, United Women's Anti-Price Rice Front, at Nav Nirman. So sila, ito yung mga ano, yun yung mga organisasyon na nanguna sa ano, sa pagbibigay ng protection laban sa mga karahasang nagaganap sa loob ng tahanan. Madalas kasi hindi siya nakikita pero nararanasan na lang siya ng mga kababaihan, mga nanay o kaya naman ay mga bata. Okay, yan yung sa India. Next, yan. Sa Pakistan, ang partisipasyon ng mga kababaihan sa Pakistan ay bunga ng pakikipaglaban sa mga mananako. Ibig sabihin, ever since talagang kinakalaban nila ay gusto nilang tanggalin sa sistema nila yung mga mananakop, pero hindi naman agad-agad yon dahil hanggang
kailangan pa rin nila ng tulong ng mga ito. Okay. Syed Ahmed Khan, siya ay namuno sa paghingi ng pagbabago sa edukasyon. Naging taga-suporta ng Filusang Khilafat na naging simbolo ng pagkakaisa ng mga Muslim. Jasmine Kate Abag from Santo Niño National High School, Grade 7 Green. Justin Hayden Tongol, 7 Sincerity. Okay, talagang magkakaklase yata, magkaka-schoolmate sila, no? Okay. Thank you sa inyong pakikiisa. Next. Naging aktibo ang mga kababaihang Muslim sa paghingi ng malayang Pakistan na nagbigay daan sa pagtatanggol sa proseso ng demokrasya sa bansa. Panguna ang India, pati na rin ang Pakistan, patuloy nilang ipinaglalaban ang pagkakaroon ng karapatan sa edukasyon. So, ibig sabihin, talagang importante ang edukasyon mula noon hanggang sa ngayon. Okay, Rain Duya. Zulfikar Ali Bhutto, nagkaroon ng pagbabago sa pagtingin sa mga kababaihan. Sa Ligang Batas 1973, nagkaroon ng mga probisyon na nagbibigay ng pantay na karapatan sa mga kababaihan. Ito, dito na pumasok na pwede nang pumasok sa politika ang mga kababaihan. Alona Kalingasan, 7 Sympathy. Rain Duya, 7 Sympathy. Wow, schools! Salamat sa inyo, ha? Okay, United Front for Women's Rights, Women's Front, Aurat Asher Katga, Women's Action Forum, ang mga samahang itinatag at pinamunuan ng mga may pinag-aralan na mga kababaihan. Kung titignan natin, ang mga babae o ang mga pinuno natin, kailangan ay may talino. Ibig sabihin, kailangan may edukasyon para alam nila kung tama ang proseso, tama ba ang kanilang mga ipinaglalaban. Okay. Pinangalagaan ang mga karapatan ng mga kababaihan. At the same time, nakipag-usap sa mga pinuno ng pamahalaan at partidong politikal ukol sa mga isyo ng kababaihan. So, ibig sabihin, talagang kailangan nilang protektahan ang mga babae kasi in the first place, ang babae, kahit siya ay nagtatrabaho or hindi, siya ay tao na merong karapatan. Tama ba? From Seven Rose, Mara N. Villa Espin. Wow, galing. Ang from Abuyad National High School yun, ah. Thank you. Yan. Women's Action Forum Charter Demands. Inilahad ang isang komprehensibong programang politikal para sa mga kababaihan tulad ng kampanya laban sa maagang pag-aasawa, polygamy, pati na rin sa karapatan ng mga kababaihan na pumili at pumayag sa mapapangasawa. So, ibig sabihin, talagang hindi, itong charter na to ay pinoprotektahan yung mga babae kasi before, kailangan kapag ka, kung sino yung magugustuhan ng parents mo, parents nila, sila yung ikakakasalan mo. Ngayon, dito dahil dito sa charter na ito, hinayaan nila ang mga kababaihan na pumili na gusto ng kanilang gugustuhin pakasalan. Okay. Still watching, Princess Gwyneth Ebora from Seven Green. Very good. Thank you po. Samantala, sa Sri Lanka, ang kababaihan sa Sri Lanka ay hindi gaano nakalakok sa politika. Kaalinsabay ng patuloy na digmaang sibil ay ang patuloy na paglabag sa mga karapatang pang kababaihan. So, ibig sabihin, maaaring sa ibang bansa, naging okay, pero meron talaga mga bansa na hanggang ngayon ay natatakot o kaya naman ay patuloy na lumalaban para sa kanilang karapatan. From Mikaela Falurin, from Santo Niño National High School. Okay, thank you. Noong 1994 election, nagkaroon ng pagkakataon ang mga kababaihan na ipahayag ang mga isyu tungkol sa kanila. Ano ba yung paki-chat nga dyan sa comment section? Ano kaya yung mga isyu na kinakaharap ng mga kababaihan? Jot then mag-comment na lang kayo, ha? Yung mga issue na kinakaharap ng mga kababaihan mula noon hanggang sa ngayon.
People's Alliance o PINALCO, pinalakas ng mga nahalal na kababaihan ang mga platforma para sa kapwa at dinago ang batas na may kinalaman sa pang-aabuso, panggagahasa at sexual harassment. So, ibig sabihin, talagang ever since nangyayari na ito, yung pang-aabuso, pati na rin ang mga sexual harassment, na mismong ang paghawak sa kamay kapag hindi pinayagan ng babae is part of sexual harassment. Okay? Mother's Front, nagprotesta laban sa pagkawala ng miyembro ng isang pamilya na inaresto at ikinulong ng mga sundalo. Okay? Altea Montehermoso, yan, karahasan po at diskriminasyon from Trisha Casi Cortez. Yan. Sri Lanka Women's NGO Forum, binuo ng iba't ibang samahan upang itaguyod ang partisipasyon ng mga kababaihan sa politika. Yes, harassment from Razel. Kung titignan natin, talagang kailangan itaguyod ang pantay na karapatan para sa mga babae at lalaki. LTTE, Women's Front of the Liberation Tigers, naging aktibo sa pakikitigma tulad din ng mga kalalakihan na nagpapakita ng pagsuway sa kapangyarihan ng mga ito. Pinatunayan lamang ng mga kababaihan sa Sri Lanka, mga kababaihang Tamil, na hindi lamang lalaki ang may kakayahang makipaglaban. Bagkus, ipinakita na nila na kahit babae ako, kaya kong lumaban tulad ng paglaban ninyo. Okay. Women for Peace, or October 1984, itinatag upang maging bantay sa militarisasyon, gayon din sa pagtatanggol sa mga karapatang pantao at karapatang sibil. So, ibig sabihin, kayang-kaya, madali lamang nilang nagkaroon sila ng kailangan, bantayan natin kung ano ba yung nararapat para sa atin. Diba titignan natin, dapat ba natin gawin ito o ito ay against sa kakayahan natin o against doon sa karapatan natin. Yan. So, dito naman sa Bangladesh, natalakay na natin ang tatlo, ha? Ang una ay India, ikalawa ay Pakistan, ikatlo ay Sri Lanka. Ngayon naman, Bangladesh. Ang kinusan ng mga kababaihan sa Bangladesh ay isinilang bunga na nationalista. Okay, so ibig sabihin, meron talagang mga ano, merong mga tao na talagang ipinaglalaban kung ano yung nararapat para sa kapwa. Si Mahila Parishad, na impluwensya nito ang pagpapatupad ng mga polisiya sa pamahalaan kabilang ang kampanya na sumuporta sa pagsasabatas at pagbabawal ng pagbibigay ng dote at ratifikasyon ng CEDAW o Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Yon. So, ibig sabihin talagang ano, kailangan nilang paigtingin ang pagmamahal at pagbibigay ng karapatan sa mga kababaihan. United Women's Forum, Collective Women's Platform at Platform Against Sexual Harassment. Ito ay paghiling sa pagratifikasyon ng CEDAW upang mapigilan ang anumang uri ng karahasan sa kababaihan. Lawrence Giao, hello. Andrea Timbol, hello po sa inyo. Yan. So, ibig sabihin, palagang makikita natin na maraming binuong organisasyon para maprotektahan ang karapatan ng mga kababaihan. Yan. Ngunit, sa Kanlurang Asya, ang hamon na kinakaharap ng mga kababaihan sa Kanlurang Asya ay lalong pinaigting sa kanilang mga ginagawa upang matiyak ang pagkakaroon ng pantay na karapatan ang kalalakihan at kababaihan. So from Timog hanggang Kanduran, ang hinihingi nila ay ang pantay na pagtingin para sa mga kababaihan. Sa Arab region, Kuwait at Saudi Arabia,
ang partisipasyon sa politika at paghahanap buhay ng kababaihan ay patuloy na ipinaglalaban. Ilegal para sa kababaihan ang makilahok sa eleksyon at hindi tanggap ang ideya ng pagpapalaganap ng karapatang pantao. Kung inyong papansinin, dito sa Arab region, talagang mas mahalaga sa kanila ang Estado kumpara sa kanilang mga mamamayan. Diba? Pasismo. Okay. Liris Vivian Diaz Marasigan from Santo Niño National High School, Batangas City. Okay? And good afternoon to everyone po. Yan. Sa Israel naman, noong 1982, unti-unting tinanggap ng pamahalaang lokal at regional ang mga advokasya na nangangalaga sa karapatang pantao. So, ibig sabihin, hindi lamang sa babae, kundi sa karapatang pantao na talaga. Okay. Si Isha Il Haifa Feminist Center, pinangunahan ang implementasyon ng Security Council Resolution 1325 na humihikayat na makilahok sa negosasyon at talakayan tungkol sa sigalot sa pagitan ng Israel at Pakistan ang mga kababaihan. Dahil naniniwala sila na baka sa mga kababaihan magmumula ang kapayapaan. Women's Coalition for a Just Peace. Ito ay patuloy na nakikipagdialogo sa kababaihang Palestinian upang magkaroon ng solusyon sa problema na magiging na maaaring maging instrumento sa pagkakaroon ng kapayapaan. So, kung titignan kasi natin, ang mga kalalakihan ay malalakas. Ganun din ang mga kababaihan. Ngunit kapag babae, ang dalhin, 'di ba? Parang kung titingnan mo parang wow, kapag babae ang nagdala ng isang bagay, ang ganda-ganda, ang dali-dali, ganun. Kung titingnan mo parang walang mahirap para sa mga kababaihan. Tingnan niyo na lamang yung mga nanay. 'Di ba? Ilan kayong magkakapatid plus yung tatay niyo pa, inaalagaan niya pero hindi niyo siya nakitang napahagod. Maaring napapagod, nagpapahinga pero hindi sumusuko. Tama po ba? Hello sa mga nanay na patuloy na lumalaban. Okay. Bahrain, Omar at Qatar. Matapos ang 10 taon na pakikibaka, nagtagumpay ang mga kababaihan na magkaroon ng karapatang bumoto or right to suffrage. Ano, Angel Denise Cleope Anonuevo. From Santo Niño G7 Green. Wow, talagang gusto. Ayan, from Santo Niño talaga. Ang daming supporters from Santo Niño po. Santo Niño po. Salamat po sa inyo. Egypt at Jordan, nabigyan sila ng karapatan sa diborsyo. At the same time, sa Bahrain, Egypt at Lebanon, naibigay ang karapatan bilang mga mamamayan. So, ibig sabihin, talagang it's a long process para makuha natin ang ating mga hinihingi. Pero, perseverance ang kailangan para patuloy natin itong makamtan. Lagi nating titignan ha, na kung ano yung nakabubuti, hindi lamang para sa sarili, kundi kung ano ang nakabubuti para sa lahat, bata man o matanda. Arab Women Connect noong year 2000, panrehiyong network upang maisulong ang kamalayang pangkababaihan hinggil sa dapat na taglayin na mga karapatan. So kung titignan natin sila, meron silang ganito na network na kung saan ay pinoprotektahan. Kung baga binibigyan nila ng hinahayaan nilang makapagsabi ang mga kababaihan o kaya naman ay makapagdumulog sa kung ano yung nararanasan nilang kahirapan. Ganon din, kung sa kanila, meron. Dito din sa atin, sa Pilipinas, meron. Ito ay ang Gabriela. Diba? Makikita nyo sila everywhere. Lalo na kung ang ang pinaglalaban nila ay ang karapatan ng mga kababaihan, pati na rin ng mga bata. Ano? So, sa lahat ng bahagi ng mundo, hindi lamang sa Asia, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, lahat ipinaglalaban ang karapatan ng mga kababaihan at ang pagkakapantay-pantay. Kaya nga natataon noong March lamang ipinagdiwang natin ang Women's Month.
Tama ba? Kaya lahat tayo naka-violet last March. Okay? Yan. Mga kilusang pang... Ang mga samahang pangkababaihan ay ang nagmulat sa publiko ukol sa mga diskriminasyon, pangkababaihan at nagbigay daan sa paghihimasok na magkaroon ng kapayapaan, seguridad at pagkakapantay-pantay. So this is my question. Yan. Hello po sa mga patuloy na nanonood sa atin. Yan. Para sa iyo, nararapat bang bigyan ng pantay na karapatan, pagtingin o pagkakataon ang mga kababaihan na maibahagi sa komunidad ang kanilang galing at lakas? Patunayan. Comment down your answer. Yan. Dapat ba silang madlang bayan? Good afternoon po, Althea Joy Magdang Bayan from Santo Niño National High School. Yes, hello po sa patuloy na mga nanonood. Okay, dapat ba natin silang bigyan ng pagkakataon na iparanas sa ating community ang kanilang kalakasan? Yes. Sa paanong paraan kaya natin na ipapakita? Okay. Yun. Stay safe, Govinda Santos from North Hills Village High School. Muli po, salamat po sa mga nanonood sa ating YouTube channel lang po. Yan. Kailangan daw irespeto. Yes. Yan. Ano ba yung mga kayang gawin ng mga nanay natin o ng mga kababaihan sa ating komunidad? Ah, sige, ganito ha. Pagpapatuloy natin yan sa isang sa ating mga gawain. Iiwan kong gawain sa inyo. Opo, dahil may kasabihan na lahat pantay-pantay. Nel Lea. Liris Vivian Diaz Marasigan. Opo, yan. Okay. Pag-isipan natin, isulat sa comment box ang salitang dapat po kung ang pangungusap ay nararapat gawin at wag po kung hindi naman nararapat. Handa na ba? Okay, for number one. Ang bawat mamamayan ay nirerespeto, babae man o lalaki, bata o matanda. Answer. Okay. Sabi ni Kathleen, ni Leia, ni Jessica, ni John Paul, oo naman dahil mayroong mayroon tayong karapatan na susulat sa Philippines Constitution ng ating bansa. Okay, mukhang ito ay teacher na may pinaglalaban. Okay po. Dapat po. Okay, so let's check kung ang sagot ay nararapat ba nating gawin. Okay, yes. Tama, dapat nating galangin sila man ay bata o matanda. Sexy man yan o mataba, pero chubby is the new sexy, ha? Okay, next number two. Bigyan ng pagkakataon ang kababaihan na isiwalat ang mga diskriminasyong nararanasan. Andrea Timbol, Lawrence Giao, Althea Monte Hormoso, Angel Day, Angel Dennis Cleofeno Nuevo, Jessica, dapat po, dapat po. Okay, talagang pinag-aano nila. Okay, so let's check your answer. Ito ay, okay, yes, dapat talaga na marinig natin ang mga nararanasan nila para mabigyan ito ng action. Emily De Los Reyes, yan. Everybody's beautiful, yes, of course, Ma'am Jessica. Yan, hello po sa mga nag-heart. Maraming, maaaring tawagin sa anumang pangalan ang bawat isa. Dapat o hindi dapat. John Patrick Mendoza, Gwen Estefan Abag, Trisha Casi Cortez, Lawrence Giao, Jasmine Kate Abag. Ay, may kakapatid sila. Yuan Aguba, Angel. Okay? The right answer is WAM. Ibig sabihin, kiss. Dapat hindi natin. Lalo na yung mga sumisipol-sipol. No, it's a big no.
tawagin mong sexy? No. Kahit maganda yun sa pandinig, hindi siya dapat. Dahil nga may pangalan siya, kailangan mo siyang tawagin sa kanyang pangalan. Okay, next, number 4. Maaaring ikumpara ang babae sa lalaki. Okay, hindi dapat may ethics pa. Hindi dapat. Jasmine, Kate, Angel, Denise, Lawrence, Gil, Jessica, Gwen, Estefan, and John Patrick, and John Paul. The right answer is, wag po or wam. Yes, kailangan hindi natin sila ikukumpara. Kailangan pantay ang pagtingin sa babae at lalaki. Last number. Yan. Isulong ang pantay na karapatan para sa lahat. Okay? Kailangan dapat ba yun? Number 5, isulong ang pantay na karapatan para sa lahat. Alona Kalingasan, dapat po. Jinky Alpindo Suarez, dapat po. Dapat po. Okay, Monte Hormoso, apelyido po ang mga ano, pinabasa ko. Ebora. Okay, the right answer is yes. Okay, so lahat nga nakita natin na kailangan ay maging pantay ang pagturing natin, mapababae man o lalaki. So, mukhang naintindihan ng mga ang aking tinalakay. So, ngayon meron akong isa pang ipagagawa sa inyo. Yan. Bumuo ng slogan na nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga kababaihan. I-post ito sa inyong Facebook account at itag sa aking account na may hashtag itulay at hashtag arpan7. Ito po ang aking account ha, Tutor Aline. Okay po? So, kung may katanungan, yan, sure po. Sana ang bawat isa ay makiisa para meron tayong tatawagin na our fantastic next week. Ipopost ko na lang po dito bago ako magsimula sa ating talakayan next week. Ay ipopost ko kung sino po ang mapipili namin, top 3 na mapipili namin na may magandang ginawa. Ano po? Ulitin ko po, ipost sa inyong Facebook account at itag sa aking account o Tutor Aline with hashtag itulay and hashtag arpan7. Okay? Our fantastic, our panalo. Tama. Okay. Pakilike na din po. Thank you po, James Joseph Onesa. I hope everyone po ay nakiisa, ay sa mga nakiisa at sa patuloy na nakatutok pa rin. Salamat po sa inyong pakikiisa. Muli po, ako si Tutor Alin para po sa Araling Panlipunan 7. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo. Kita-kits at susunod si Tutor Leo. Muli po, salamat! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!